거. 오 마이 갓. Patay yung phone. Usapan din namin ngayong weekend, biglang na iba. Hi guys! At nandito na tayo sa bahay ni Jessie. Anong pasalubong mo sa akin? At isang buwan ka sa Japan. Anong pasalubong? Anong mainit? Bakit? Pagkain ba to? Bakit mainit? May microwave mo ba yung ano? Yung... Dapat kasi magkikita tayo ng ano, diba? Akala ko kasama ko nung nagkita kami kayo. Kaya dala mo sa kotse. Kaya Ali tumita. Wow! Buksan nga natin. Hawakan mo nga ito, Beshi. Na, kasi pasalubong. Gusto ko yung mga naalala talaga ako. Yung kay Ao tsaka kay Kuya Ome, nasa bagahe pa. Mm-hmm. Ewan kong darating ngayong araw o bukas. Na! Ay, bagay sa pagkatao, ano bagay? Hindi, di ba mga party-party, pang-Valtteri? Mm-hmm. Ang galing. Wala akong ganito talaga. Alam mo talagang kailangan ko. Kasi wala akong ganito. Kahit nagpa-party ako, dala ko ito yung bag na malaki. Habang pa. Tapos iniiwan ko na sa kotse ng mga kaibigan ko. Pero wala talaga akong pang cellphone. Pang camera. Pang camera. Nice! Thank you so much. Sila to kami pumili. Mga pinili kong ano, pasalubong bagay sa mga pagkatao ni Kuya Ome, pagkatao ni Ali. Mga pagkatao talaga. Sa pagkatao mo inaano. Ayoko nung pare-pareho. So ito, kasi dahil... Alam mo, hirap na hirap ako sa ano nga, bibiling ko kay Baninay. Kasi Ali. Kasi unang-unang linggo pa lang meron na kay Kuya Ome tsaka kay Ao. Kaya nalagay sa bagahe, na-expect namin mauuna pa yun dito. Kaya ito nalagay ko sa maleta ko. Yes, nauna ako. Nauna ako. Thank you so much, Jessie. Nice. I love it. I love ito talaga kailangan ko. Walang ganito talaga. Alam mo yun. Kasi camera dito. O, okay. Para ito. Camera nandito lang. Go vlog. Ah, diba? Diba? Tawagon na yung camera mo. Ito yung kay Ali. Wala pa, hindi pa kami nagkita ni Ali. Ang sakya rin. Napakita. Ako na rin mag-unbox. Sige, sige, tingnan mo, tingnan mo. Alam ko na to, bra to. Bra ba to? Medyo ano, malapit lang to. Alam ko na, kitang cleavage dito. Pang sexy yan. Labas chan, labas chan. Labas chan pala. Ganyan yan. Yung mga sweater, sweater. Pang medyo ano yun, sexy. Bagay sa kanya to. Oo, mahilig si Ate Ali niya ng ano eh. Yung long sleeve. True. Dapat nilagyan mo ng ano dito, mababa hindi, yun nga yung nahanap ko kasi takot ako baka naman ano, hindi sumakto. So, ano, sumakto. Kamusta ka naman? Ang payat mo na. Ang gwapo mo lalo. Na, nagpapaabang ako. Nag-usap na kami ni Kayo, sabi ko, nag-start na yung chemo ni ano, diba? Ni, syempre, makakalbo daw siya. Sabi ko, gusto ko mag-tribute. Gusto ko marin magpakal. Kaya hindi na rin ako nagpapagupit kasi sayang din. Si Kuya Ome din, really. Siya hindi mo kayo kasi mababaw. Hindi, kasi hindi ko. Kasi sa amin mga, pwede na. Kung maganda akong babae, alam mo yung cheeks na cheeks? Yung mga payat-payat. Oo. Di ba yung mga ganun, yung, alam mo yung magiging asset pa nila? Mm. Eh kasi ako puro pisngi eh. Kaya hindi bagay sa akin kung makalot. Hindi mo, magpuyot lang ako, hindi na bagay. Kung model-model, matatangos ilong yan. Sige. Mga sander, ano? Mga sanderford. Aba na, let's go. Dok! Guys, na-accidente po kami ni Jessie. Guys, grabe. Tanggal yung braces ko. At, awang, grabe. Ano yun sa'yo, Bes? Kamusta ka? Vlog pa rin, Bes? Yung sakit! Oh my God! Tanggal yung braces ko. Patay ako kay Doc. Sobrang sakit. At nagkasugat ako. Oh my God, first time ko na aksidente. Sakit. Brace ba yan?
Tanga. Basag brace ko, be. Oh my God. Kay Doc ako natakot eh. Claro. I shook it. Beshi, okay lang ako ah. Huwag kang mag-alala sa akin. Beshi, okay lang ako. Huwag mo maintindihan. Pero kay Doc lang ako nag-aalala eh. Magagalit sa akin, doktor ko eh. Oh, pero yan, makasunod dyan. Vlog pa rin, Beshi? O, diba? Vlogging is life. Tara na, uyan na. Kasi mama yung uso mo. Kaya nga, unang uso ko eh. Kasi hindi ako aware na babagsak na. So wala ako, hindi ako nakatingin eh. Nakatingin lang ako sa, saan ba ako nakatingin? Nguso ko, pakloy, beshi. Ang ganda nito para sa vlog ah, kukunin ko rin to ah. Huwag ka maano sa akin, Jessie, it's an accident. You know, I'm not blaming anyone. It's my first time na ma-aksidente. At least, pasalamat na lang na yun, yun lang yun. Buti hindi ngipin ko talaga, okay lang yung brace. Makakabili ng bago, pero ngipin ko pag once na natanggal to, hirap to ikabit. Sorry, Beth. Aksidente pa. It's not anyone's fault naman. Dumugo siya kasi kalsada yung pinagsakan eh. Yung labi mo. Labi ko na yung dumudugo, hindi yung ngipin. Okay. At ayan, pauwi na tayo kina Jessie ngayon. Hindi na tayo matutuloy ng pag-gym. Yung bracket ko, hawak ko pa rin hanggang ngayon. Ipapakita ko to kay Doc mamaya or bukas. Pagpunta ko sa dentist, yung dumudugo naman sa akin, yung lips, hindi naman yung ngipin siguro or hindi ako sure kasi hindi ko pa siya nakikita talaga. Para ako nagpa-lip tattoo, besh, pero pero in fairness, mas masakit yung lip tattoo, ah. In fairness naman dito sa accidente na to, ah, yung lip tattoo, mas masakit pa rin. Sabi ko nga, it could have been worse. So, I'm thankful na hindi tuloy na bagong sa akin. Wala akong magagawa sa aksidente. And ako kasi, lutang ang isip ko kanina. Hindi ko nga nakita na medyo babagsak na. Nakita ko na lang sarili ko, nakabulagtan. Ganun pala yung aksidente, akala mo. Ako kasi, iniisip ko, pag aksidente, makakatalon pa ako. Kasi, medyo mabilis reflexes ko minsan pag aksidente. Pero, hindi pala talaga, akala ko, maganyan. Kasi, madalas ako sumakay sa motor. Alam niyo naman na, lagi ako nakaangkas. Tsaka, yung kuya ko sa Batangas, yung lahat ng ginagawa namin doon, nakamotor lang ako kahit saan ako magpunta. Kasi, wala kaming kotse. Ang iniisip ko lagi, pag nasa motor ako, pag alam kong babagsak na, kaya kong tumalon. Pero kanina, hindi mo talaga makokontrol ang pangyayari and wala kang choice kundi wala. Aksidente talaga, besh. Di ba nasa vlog pa? Kung magkokotse tayo. Sabi ko sure ka? Di ba sabi ko sure ka? Okay lang sa'yo. Oo. Kaya pala parang siguro lahat pala dapat ng sign. Minsan, yung hindi mo pinapansin na signs, ano ba, magkokotse pa tayo? Sabi ko, magdala, nakaganyan ka lang kasi medyo pa sexy si ate niya. Sabi ko, pwede mag-jacket siya kasi nga pag nag-motor, para medyo balot, safe yung katawan. Tapos yan, tingnan nyo, hindi ako balot. Tapos yan, kaya nagkasugat ako. Yun palang maliliit na bagay. Dapat inisip mo, may kahulugan pala siya. May sign na ano eh, wag na lang mag-motor kasi nga naka-brat panty lang ako. Pero nag-motor pa rin kami. Tapos huwag na sana mag-motor kasi mainit, pero nag-motor pa rin kami. Na-aksidente po kami. Na-ano po kami? Ito po, oh. Wala po eh, wala. Ang bilis ng pangyayari. Di ba wala pa kami 15 minutes na kakalis? Oh my God, best. Okay lang ako, mukha ba? Wala, yun lang yung tuhod ko. Sanay naman ako may sugat eh. Parang pangalawang lip tattoo ko na to. Salamin. Kailangan ko salamin. Titingnan ko yung ano ko. Pero doon na-ready tayo sa clinic. Hindi, okay lang. Hassle pa yun eh. Huwag yung clinic. Mas okay, nandito na tayo sa bahay. Sa ating paa, sa arm. Kailangan ko ng salamin. Titingnan ko kung ano nangyari sa ngipin ko eh. Well, at least wala sa mukha ko na pwede magpeklat. Magpepeklat. Itong lips madali lang to, di ba? Mga dalawang, tatlong araw, okay na. Pero, patay ako sa mga kuya ko. Kuya, kung nanonood kayo, hindi po kasalanan ni Jessie. Ang aksidente, walang may kasalanan. Ang concern ko lang is yung mga kuya ko baka magalit sa akin. Siyempre mo gusto magdagas. Sayang, dapat nagbablog ako noong mga panahon na yun, yung biglang aksidente. Pero,
masisisi tayo eh. Kung nag-vlog ako. Tapat kami ng barangay Sumemplang. Tapat ng barangay. So, lahat talaga ng mga tao din nagsilapitan sa amin. Maigi nang hindi tayo nakarecord kanina kasi baka isipin nag-uusap kami. Pero hindi tayo nag-uusap. Hindi kami kasi nag-uusap. Kasi yung tricycle, bigla siyang nagsakay ng pasahero. So, in tendency ko, nag-full stop ako. Eh, yung dinadaanan ko, basa. Tapos yung dinaanan natin kanina, putik. Siguro yung gulong ko, may mga putik-putik pa. Baka kasi may mga comments yun, eh kasi vlog ng vlog, di ba? Eh kasi vlog ng vlog, kaya yan na aksidente. Yung vlog lang po namin, is nung paalis pa lang, dito pa lang sa may bahay lang eh. Hindi nga ako nagre-record habang nagmumotor eh, kasi... Saka ako naman yung nagde-drive. Hindi na natuloy yung pag-gym natin. Paano na yung balik alindog program? Mamaya, kaya pa yan. Balik ba kayo program? In fairness naman, mas masakit to. Kasi, hello? Hello. Kasi ayaw mag-focus eh. Oo, kala ko ang ngipi mo. Ba't mo nga, bes? Kaya pagtingin ko kanina, sabi ko sa labi, yung labi mo tumama dito sa brace mo, kaya medyo natanggal yung ano. Ito yung sa harap, natanggal. Natanggal talaga tong harap. Tibay ng ngipin mo, no? Diba? Kung ako yun, basag lahat to. Sigurado, as inilis ng ngipin ko eh. Madilaw tong ngipin ko, ibig sabihin matibay to. Oh my God, mga kuya ko, naka-Pinoy Big Brother, pero nakaligtas challenge mo naman ako. At least naligtas ako. Kasi siguro marami na distract sa kasuota mong hayop. Kaya sabi ko kanina, paglabas namin, best sure ka makaganyan ka lang kasi magmumotor tayo. Tingnan mo. Dapat wala, nag-pants na ako para hindi ako nasugatan, no? Lumabas yung ano ko, bicep, tsara. Lumabas eh, kasi pinihit kong ganun. Pero okay na rin na hindi mo tinungkod yung paa mo. Kasi kung tinungkod mo yun, good luck, malamang bali ang tuhod mo. Kasi mabigat talaga dun. Wala mo lang tayo picture na nakatumba, sayang. Ang harap ka pa, visit ka.